Hello po, kumusta po kayong lahat mga boss? Sa araw na ito, magtitimpla po tayo gamit po ang tinting color. Gagawin po nating pang stain. So, panoorin po ninyo hanggang sa dulo para po malaman po ninyo kung paano po ito gagawin at kung ano-ano po mga kulay ang pwede po nating gamitin. Mga boss, alam naman po natin na marami pong mga pintor na mga kasamahan po natin na gumagamit pa rin ng tinting color para gawing wood stain ng kanilang mga varnish. So, ang kanilang ginagawa mga boss, maaring hindi po ninyo nakita kung paano po nila ginawa dahil yung iba nagtatago o kaya hindi kayo tinuturuan kung paano po nila ginagawa ang mga ito. So, dito po sa vlog na ito mga boss, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung hindi pinapakita sa inyo dun po sa inyong mga kasamahan. So, simpleng ano lang ito, simpleng pagtitimpla lang ito dahil nga hindi naman po talaga tinitimpla o hindi naman po kadalasan ginagamit ang mga ganitong proseso dahil meron na po tayong mabibili na mga wood stain na tinatawag na oil wood stain at penetrating wood stain. So dito sa ganitong proseso para po makita po ninyo kung paano po ito ginawa. Una, ang ginawa ko po dito ay binuhos ko po yung kulay Roshina. Ayan. Tapos, patakan po natin ng kunting Venetian red. Kunti lang po dahil siyempre pag ginamihan mo, baka hindi mo makuha yung kulay na gusto mo. Saka po natin lagyan ngayon ng tinting color na kulay lamblack. Yan yung inauga ko po ngayon. So, sa pamamagitan nitong tatlo mga boss, maaring makuha po natin ang halos lahat na kulay ng pang-varnish. Kung ano yung stain na nakikita po natin sa mga varnish, sa mga bahay o sa mga furniture, itong tatlong kulay na ito mga boss, sinasabi ko po sa inyo, halos lahat po na kulay ng varnish na kukuha po dito. So yung iba, ang ginagamit, barred amber lang po, binubuhos nila tapos sa kanila palalabnawin sa paint thinner. Pero ilang kulay lang po ang pwede mong magawa doon. Samantalang dito po sa tatlong kulay na ito, Roshina, Venetian Red at Lamblack, ay talagang makukuha mo ang mga kulay na ginagamit po sa mga pang-varnish. So yan po yung gusto ko pong mangyari ngayon. Ayan. Titimplahin po natin yung kulay walnut. Ayan, medyo kulang pa po ng kaunti. So dahil walnut po ang gusto po nating makuha o gusto po nating timplahin, magdadagdag po tayo ng kulay lamblack at kaunting Venetian red. Sa pagtitimpla mga boss, kung kayo po'y baguhan lang, kailangan lang po huwag po ninyong ibuhos ng basta-basta yung inyong panimpla, lalong-lalo na kung ganitong klaseng gamit ang inyong timplahin, yung mga tinting color, dahil napakatapang po nito basta tinting color. So mabilis po siyang magkakulay kaagad. Kailangan lang po dandahan lang po at siyempre unang-una tape ko lang po sa inyo kapag nasa site po kayo o nasa trabaho po kayo, tape ko lang po sa inyo mga boss na kailangan marunong kayo makiramdam kung ano po yung ginagamit nilang mga materialis ng mga master na pintor ninyo. So kailangan lang po tandaan ninyo kung ano po yung mga klaseng pintura na ginagamit nila, tapos kasunod na nun kung paano po siya timplahin. So ngayon mga boss, dahil tinimpla na po natin at nakuha na po natin yung gusto po nating kulay, nilagyan ko na po ng paint thinner para po lumabnaw po siya. So ganyan lang po yung ginagawa ng mga pintor. Basta itong klaseng pang stain ang ginagamit. So pag nakuha na, buhusan nyo lang ng kunting paint thinner, palabnawin nyo lang, saka po ninyo i-brush o ipunas. Now ay may nakukuha po kayong idea mga boss kung paano po timplahin ang wood stain gamit po ang mga tinting colors at paint thinner. At para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga boss, paki-subscribe boss dito po sa ating channel para po masuportahan po ninyo kahit papaano ang ating channel. At mag-like po kayo, mag-comment kung meron po kayong mga katanungan. At paki-like at follow na rin po yung aking FB page na Paint and Varnish Solution. Maraming salamat po.